In Osama City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyon pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Sita, ikan sa sister Rudy, Sir Rajik, at si Ma'am Apol, at at sa ito ang mga bisita karon, o gabi na gyud sa ito ang silingan na barangay, barangay ni Kapitan Arobo, sa yama sa kauban ng Kunsihan, o sa ako pong mga kauban sa buhat, Kunsihan Mitsi, Konsihal Tunjo Mitunjo Gamira, ang sa ako ang SK Chairman, si Rolin Magaliano. Ang sa tanan nga niya karon, nga mga Women's President, Parok President, ang sa ako ang kauban niya, si Maripi Sansis. Unang-una, napasalamat ton ng tako na din kami mo'y host karong adawa. Pero subo lang, kaya alam mo ang nianda sa akin yung regyong kabuti. O, dahil di ratampas mo ni. Ang ato karon yata ay kabahin ni sa ato ang advocacy sa para sa mga kababaihan apil niya po galakihan. Ang napunta ay taga media natay ato ang ayawan ninyong plastar ninyong mga naon kaya makuha kayo kayo na karoon na yung brabani. Salamat kayo o usbon ako, welcome na tong tanan o good morning o mayong buntag ka na tong tanan. Nagkasalamat sa invitation no? Sa kaning mayroong kabahin na program karoon. So, maayong adlaw, maayong buntag sa tanan. So, salamat sa presensya, no? Sa matag-usap, then salamat sa atong bisita na nakaroon. Si Sir Raje o si... Sanel. So, unta ang atuang mga... At sa ang... Bali, ang agenda, ang atuang agenda about aning advocacy, unta nga atuang aning may mga ma-apply sa itong tabulingon o sa mga pag-servisyo diya sa ito ang barangay. Huwag ang salamat. Huwag maayong buktan. Akong pagdaho niya ay sa Pangulo diya sa barangay, si Honorable Benjamin Pacaldo, kauban siya mga active nga mga councilors na dili sa Barangay Kapukaw C. And then sa Barangay Officials Board from Barangay Kapukaw P, may buktan ninyo mga sir. So, before ako mag-start, magpaila day ko, ako si Jasanal M. Tamparong, isa ko ka social worker, dayon ako ang mga nag-handle sa mga victims sa abuse, both women and children. So, kung anaamoy mga reklamo or mga cases, ibahin sa VAUSI or Violence Against Women and Their Children o mga child abuse cases, mga rape, ako ang nag-handle ana as social worker. So kauban po na po ako ang God focal person si Sir Raji Gomez na dinhi kauban nato karon. So karon ako ang paga-discuss ang referral system nato. So kumayon tag referral system, mao ni ang atong pagabuhaton diri sa barangay isip barangay workers or barangay officials kung ana atay ma-encounter na cases of abuse even children and women. So karon atong pag
pasugdan ang atong discussion. So dili lang kay nako ni taasol or dili po kay ni nga ng formal gitin nga discussion, but a short overview o usaon na to paghandle kung maabot sa ato ang barangay ni nga yun ani nga cases. But so far, sa akong mga nahandod po within the years, less rabia po ang cases sa abuse din nga mga barangay, both Kapukaw C and Kapukaw B. So atong papaka na atong barangay para anak na dili kay tanang ang cases sa abuse. So karon kung naamanggali tay mga cases sa yun ana, ma-encounter diri sa atong barangay, kita mangyud ang main nga, kumbaga kita ang pinaka-first na duulan sa ato ang mga constituents, di ba? As borok president or barangay konsihal, kanang even si barangay kapitan mo, yun ay pinaka-unang duulon sa itong mga constituents din sa barangay kung unang ay tayo problema. Sakto ba ko? Di ba? So karon kung unay mo duol sa ito ang barangay or even sa ito as borok leader, borok president, women president, or as barangay workers in general, usa di itong buhaton. So the very first thing atong buhaton, unay mo duol na ito ang mga yugtabang, atong yung i-identify unsay iya ang problema. Kaya di naman ta makatabang kung wala ta kaibalo sa problema, di ba? So first, atong i-identify ang problem. So once ma-identify na ito ang problem, kabalo na ta. So kanimo ni iyang problema. After problem identification, mo start na rin ta sa atong assessment. As iduulan, kita may mo assess. Unsa magiday klase saya ang problema. Like for example, sa atong barangay, naagi mo doon, example, isa kababayi, nasumbagan siya. Ma'am ka na magpatabang ko kay nasumbagan ko. So kita as giduulan, mga na dyan taa, vowsi. Actually, tamo conclude na vowsi. But before tamo conclude ng vowsi, ato sang i-assess. So atong i-establish kung vowsi bagin siya or dili. If it's vowsi, kumingan ng nitag vowsi na ay present sa relationship. Ang katong nag-abuso, either iya ang boyfriend, iya ang live-in partner, or iyang bana. So kung ing babae mo report na, isumbag na ba ko ma'am? Muta na kinsa man ang nangumbag ni mo or kinsa ang nag-abuso. If mo ingon siya na ilang silingan, dili dyan na siya mo fall into vowsi. But simply physical injury. Not unless gairing-iring to sila sa iyang silingan. So makakonclude rin ta na vowsi case to siya if ang katong nangabuso niya is na siya dating or intimate relationship. Kung may nataan na, dapat it's either iyang bana, former live-in partner, or iyang kuya, or iyang ka-live-in karon. And then, once na-assess na nato, atong i-move na sa itong second step. Atong i-refer. Muna natin yung referral system. Kaya because I encourage you, ako lang i-clarify na these cases, kung fall siya sa vowsi, diligyan nato na siya pwede i-settle within the barangay level. Even child abuse cases, rape cases, acts of lasciviousness, kana mga covers sa itong special laws, dili na ito na siya pwede i-settle sa barangay. Kaya that is very bawal. Ma-technical ta na we can be liable criminally and administratively ana as mo-settle-settle ana ng mga cases. Maunang in muduol ng gali atong mga kliyente na ito, ato sa yung i-assess. Kaya na ay uban ng kliyente mo, sumpo nga, mami, kulata ko sa kumpana. Usa may gusto ni mo buhaton. Kay there are some mga na din na mo report lang nga, mami, kulata ko sa kumpana, but dili siya willing mo file a case. Or it's either magpahungaw or sa isang kibati nga mauni, mauna. Muna mo na siya usahay nga, mga pwede ninyo ma-storya akong bana or akong kalibin nga mauni. So kanihiyang gusto, yang gusto is to express lang nga, di ba na iba nga kaso nga, gusto niya nga, ma'am, gusto ko masturyahan lang ni kapitan ng akong paris na mauni-mauna. Di ba? Na iba mga cases ngayon, ana. Kaya hindi siya willing mo file. So kung maabot ng galian na kung inana ng mga cases, in that instances, di ha natang fall in nga, as barangay, natay mediation process. Di ba? There are times nga nag-invite mo sa mga sa CSWD nga, mediation and conciliation nga, proceedings or magpamijin mo kauban ang katong couple nga nag-away, but I do hope na during sa communication na to, if mag-request ang assistance sa amo sa city or sa PNP, dili na to ibutan ito vowsi case, but family counseling or family dialogue. Kay di ba the client mismo dili siya willing mo file log action, kay always man jud ta pro client ka
yamag yung decision ang masunod. Kinaghan ka yung cases ana nga ali atong i-file atong ipapriso. Di ba? File na kaso. Na nasa shelter, amo nang i-rescue. After pila ka days, hatdan lang. Sudan sa banang kadaadlaw, mga lima kaadlaw. Ma, mauli na ko sa ako ha. So munang very important na within our level, ma-assess na nato kung sa juday gusto sa kliyente. Or basin gusto lang siya, magpahungaw. Munang I encourage nga, even sa itong mga barangay offices, natin work small area lang bitaw nga. Kanang pwede na to siya madawatan na itong kliyente nga. Nabi tayo confidential, confident, pa-preserve bitaw ang confidentiality kay. Namugoy cases nga kanang mag-disclose o mga confidential nga mga butang, at least dili na po madungog sa other, sa within sa mga nasa office ba. Kaya dili man alisod, dili man sayon sa part sa atong mga victims. And even rape cases, especially on minors. So unang atong importante is natay assessment, kita mismo as first hand nga iduulan, kabalo ng tao sa on siya pag-assess ko, kung sa iyang need, kung sa iyang gusto. But in cases of rape cases or any abuse nga, if kita yun mismo as mga naka-encounter, katong kita mismo giduulan, kung makita yun na to, nga naag yun need nga i-help bitaw siya. Like for example, kana rape cases. If naag yun urgency nga, na mawala siya din na bitaw within the community, ato yun ang i-pull out ang victim to avoid re-victimization. Like for example, mga child abuse cases or even rape cases in general sa mga minors na to. There are cases or times nga ang ilang perpetrator is within their family. It's either ilang papa, ilang igsuon, mga uyuan, ilang mga stepfather. So in nana nga cases, ang mga minor victims, under the influence sa ilang mother, na anong daghan man jud nga, naagyod nga, ang mga ginikanan mismo, dili mo suporta bitaw sa ato ang mga bata nga nang abuso. Daghan may na-encounter anya nga ang bata mismo, dili na lang siya musumbong or dili siya mo-file og kaso kay tungod iya ang mama, mayon nga dili. Magina na nga cases, ipakita na to within the family or within the community ang abuser. Well, that's the time nga kita as barangay workers, ato na lang idiretso, kita na mo take initiative bang i-pull out na to ang bata. And willing kayo may sa CSWD mo assess anak ng mga kliyente kay naatay facility for victims. Victims sa mga rape cases or mga victims sa mga abuse ng mga minors and women. Nata na doon sa city ko, natay shelter dito. So if kita within the barangay, kita maging maka-assess, makasubaybay, kita maging kabalo sa kinaiya ng family or community kay syempre kita ko'y naadinhi. Ma-assess mo na to if safe pa ba ang victim mo stay anang lugar. What if maabuso na po siya balik, di ba? That's the time na we immediately pull out ang client. Ato na siya i-pull out at then dito na lang mo fall in si referral system. Ato i-refer si client or a victim sa appropriate agency. Pwede tawag diretso sa WCPD, sa PNP, buwantag sa PNP or sa akong office kaya para ma-assist na mo sila. Kaya naagyo yung mga instances or mga okasyon nga apan na hitabo or apan na ibawaan nga naabuso siya, ang kanang biktima, dili pa gina siya mo file yung kaso. So, undecided pa nasamot na itong mga victim nga mga minors, dahil walay support sa family. Muna siya yung mga cases nga, usually, dili pa gina decided ang bata mo, nang kita as barangay workers, ako na lang i-pull out ang bata para di na maabuso, para mawala siya sa influence sa iyang community nga magsulsul sa iyang nagdaghan yung cases nga ngayon ang ginikanan nga dili mo file ang bata, dili na lang pull. Kay tungod, wala siya yung support system. Maong i-encourage mo na mo as the barangay, as barangay workers, barangay officials, kita may mahimong support system anak ng mga biktima. Kaya kung wala na nila nakuha sa ilang pamilya, isip amahan, mga inahan sa barangay, mga workers sa barangay, kita may mong suporta nila, anang ila ang pagpagkuha gustisya sa abuso nga nahitabo sa ilaha. Diba? Muna kami, kung dili mo stand ang inikanan sa minor, kami yung uban sa bata sa korte, sa pag-file sa kaso, kami ang stand sa bata as guardian. Muna, I hope na dito mo sa inyong barangay, kamo po, mo stand mo sa mga victims sa mga naabuso, mga victims of abuse.
So if yun anang mga cases, so naan na yung mga victims sa mind na, identify na nato, if there's a need to pull out the child or the victim, so pwede nga ato siyang ibutang sa lugar nga asa siya safety. Pumagin na ito, pinaka-main concern, to avoid re-victimization or to avoid the abuse to happen again. Kaya di mata gusto na abuso na gali, maabuso na pong usap, di ba? Muna, dinata mo come in para dili na maabuso balik ang atong mga biktima. So if dili sa barangay na apay lain or nearest relative nga willing nga mo, willing mo sagot ba? Dito na to i-place ang bata, pwede mo coordinate sa amo para at least ma-assess na to if capable ba buntong nga butangan na to sa victim. Safe bagi dyan dito. As the barangay, kabalong ang yun mo nga, if among i-pull out ani nga family, safe ra ba siya ani nga, safe ra ba siya ani yung uyuan, yung iyaan, yan dito na to ibutang. But if ma-assess na to, nga even katong nga family or relative nila, dili gyud mo supportive. So ato na lang yung i-refer sa shelter ang mga bata. So kami willing na mo dawat. Mo nang after ana, sa amo a, magkakandak po may assessment on our level as social workers. Kaya ako magyud yung dili magud mi nga mo diretso nga mo file na tag kaso mo ni kay gi example gi rape siya tala ako na nang file na tag kaso but no kami magagad gyud mi or among i-wait even samot ng mga minors among kina silang i-wait kung kinusa sila ready kay even on their part dili na sa dili lalim nga i-recall ang abuse nga naitabo sa ilaha mao nang usually gina-place na to sila in an environment nga walay maka-influence sa ilaha bitag pagpahuna-huna kay okay, if every time madunggan nila ang madung makita if every time na sa ilang permiti ang kanang ilang parents mo ikon nga ayaw na lang file si imong kuya dai ayaw na lang file imong papa, do you think ang minor dili po siya maapektuhan or mag-guilty po siya ba? So to avoid nga ma-clouded or to avoid nga ma-influensyahan ang decision sa bata mo na ang siyang i-pull out sa community o ibutang siya sa lugar kung asa makauna-una bin siya o maayo. So after na nga na the referral system, i-refer niyo sa AMUA or sa PNP, dito na dahil mo come in if in cases na naara sa community. Kaya may times nga na by family. So ang role na to sa barangay is very important sa mutna sa pag-monitor. Kaya always matang, always na to silang i-monitor. Kaya sa among level sa CSWD, dili na yun na muna matiman o monitor kay syempre 51 ka barangay, isa na yung worker, duha, pipila nami workers na gahandol ng ilan ng cases. Dili yun na muna siya ma-atol o monitor. Maong mukam in si barangay, especially the BCPC, I hope nga reconstitute or na-reconstitute ninyo yung BCPC kay they are the primary committee nga mag-monitor sa mga yun na ng mga cases, even sa child nga, CICL, sa mga victims, sa mga children in general. So, dakong kay grown ang barangay sa pag-monitor. Kinay cases nga na-find na ang kaso na sa community ang victim. So, usahay kay kanalaging ang kanang perpetrator, ang pamilya, muhangyo, mag-settle. Daghan na ng mga cases nga manghangyo nga mag-settle. Mubayad lang mag-iunani. Diba? So we discourage yun nga sa barangay level. Mag-settle ta ang mga iunana kay mga tao na namak sa hustisya sa atong mga victims ana. So dili ta mo settle nga mubayad lang may example na minadunggan makita sa kuni nadunggan na mo mubayad lang may 50 million atras na ang kaso yun ana. Do you think enough na to compensate sa abuse or to compensate sa pagpangabuso na naitabo sila? So unang night times nga even sa mga mga minor bitaw mga victims kailang ginikanan ka nang wala-wala gitpun sumusugot na lang nga i-atras ang kaso kay what is 50,000? What is 20,000 nga makuha nila? Ngay atras ng kong kaso, di ba? Which is dili, luhoy ang ato ang mga biktima. Muna, i-encourage mo na mo nga do monitoring kung naamoy mga cases abuse din sa inyong barangay. So muna, i-encourage mo na mo nga at least naamoy logbook to log cases. Dito niyo sulat na kanibaw si or sa children po nga mga victims din sila sa abuse dito sa inyong barangay. Naman po yung mga ma-shelter din ako nang ibalik sa community, mag-coordinate mo yun sa barangay na at least naamo yung record na dala na siya sa community para at least ma-monitor ninyo ang bata nga kanina ni siya'y kaso, na siya'y i-file na case, kumusta na kaha? Kaya ba sige, atras na sa ginikanan ang mga kaso. Yan na bitaw ka, if madungog na to na nga i-atras sa ginikanan ng kaso,
pwede na to immediately pull out na tong bata, ibalik na tong shelter para dili maatras ang kaso kay. Although sa level sa court, hindi na i-desista sa mga child abuse or kanang mga cases sa kanang rape, mga ilanang case, mga heinous crimes or child abuse, dili mo na nila honorin ang affidavit of desistance. Kanang perma bitaw ang ginikanan na sa ang minor na i-atras ang kaso, dili mo na nila i-honor. But if mag-hearing na, kung dili na, dili kung isa po lang binayaranin na. So ang katong kliyente, ang katong biktima, sabot dag minor, maglisod na ginagtunga sa 4K ang ginikanan, di mo siya puyugan, di ba? So kung pila kahigayon na, although wala ning file of resistance, but kung pila kahigayon na, na nai-hearing sa 4K ang biktima, dili katunga, mabasura man ang kaso, madismiss man na kay Akani, wala na yung murag, hindi naman tingali interested ang biktima, Akani. So, murag, ato na lang, i-dismiss na lang, i-dismiss na sa court kung pipila kahigayon, hindi makatungha ang biktima. Mauna, nakukay ko lang barangay, especially in monitoring, para atong masubay yun ba nga, Akani, Akani siya i-file ng kaso. Sa mag-standing, Akani, kita kabalunta nga, Akani, willing, hindi ako ni siya mo-file. So, kana, kita mo, utabang ta sa itong kliyente nga, mas makuha niya ang mustisya. So, mag-assist na doon sila during court hearings, during kanang ipatawag sila sa court. Kaya naging times, ito na, itong sa akong iingon, nga ang ginikanan, hindi na willing. Kaya naging na, kasetro na sila sa gawas. So, kung minor ang ginikanan, hindi na mo ato, hindi na ka-ato ang biktima. Maskin ang biktima mismo, gusto pagkit siya mo padayon sa iyang kaso, but hindi na siya kapadayon, kaya wala naman siya support. Muna, as barangay workers and officials, binha, ato ang suporta, dako kaayon na o, dako kayo nag-impact sa kinabuhi sa atong mga biktima o sa atong mga kliyente. So, mauna, kung walang ina-encourage mo na mo, nga ato yun ang tabangan ng mga naay mga cases abuse. So, balik ta, first is, kung naay mo doon na itong kliyente, atong i-identify ang problema, problem identification. After na ito, ma-identify ang problema, ito na ito itong i-assess. Unsay, unsay gini, angay mong file ng kaso or unsay gusto sa kliyente niya. Dialog lang ba mo nang mag-invite o mediator or invite me sa CSWD to mediate during the conciliation process. Kung example sa kanang family marital conflict lang, nag-away-away. Kaya usually mo ko, kung gani mga babae, mag-away sila silang bana, ay pabawsi ka na ko. Diba, diretso man tag, ipabawsi ka na ko. So ang mga bana ng taon, mga hadlok ko din taon ipabawsi. Diba, so na yung mga cases nga, gusto lang mag-dialogue, so we can have family consultation dialogue. But if lang to, nag-yun na to, kagabi na yun ang abuse, nagkabunog-bunog na yun, di na mo take action na yun. Ito nag-yun na either ito i-escalate, ito na i-refer. Which is the second step, na human sa assessment, natay referral nga pagkabuhaton. Atong i-refer unsay sa appropriate nga agency nga makatabang sa ilaha, either sa PNP, sa CSWD, or any sectors or any NGOs nga makatabang na atong mga kliyente. And once na na-refer na nato, it's either na siya sa shelter or naa sa community. If nasa community, atong pagkabuhaton is atong tabangan o monitor. We conduct monitoring sa atong mga clients. To add up na lang po, since wala man si Ma'am Apple, yung part is katong prevention. Kasi role na to sa barangay. So isang yun sa primary role na to sa barangay, ako lang mo gina-encourage, I do hope nga puhunin na ako yung mga kalihukan. Isa sa to ang role sa barangay is the prevention and awareness. Kaya of course, dili magyud na ito maatultanan sa itong pag-advocacy. Di man na ito maatultanan nga tanan yung lumulupyo sa barangay atong inform. So I do hope nga puhon, kung naamoy mga kalihukan sa inyong barangay, i-insert ninyo ka. Like for example, naamoy liga or naay ka ng araw. Sa araw sa inyong barangay, I do hope nga part sa inyong program is naamoy ka ng prevention and awareness ba nga. Naamoy advocacy to inform your constituents, to inform ang mga lumulupyo dito sa barangay nga nag-exist na yung balaon or na-aday ni, mauni-maong na kay. Kay, di ba, ngayon ani, mag-isod biyata nga, ito ilikom atong mga tao kay, kabalo biyata sa mga, kwan, kung sabi makuha na mo, ana, gawas kong ayuda na, muli niya, yun na ang atong mga tagtungod, ang mga tao sa barangay, muli niya, yun na kong ayuda. Whereas, kung na ay mga pahalit pa sa barangay, na ay mga liga, na ay kalihukan din eh, di ba, ang mga tao namang yung mga ni, sa covered court or sa basketball court, so why not insert or allocate
maski 30 minutes to 1 hour in between sa program para makakandak og advocacy sa barangay to inform for awareness and prevention bitaw ikas sabot na karon sa mga cases sa atong mga minor. Daghan na jud kayo cases sa minor nga kalabit ang mga ginikanan mo ato sa opisina. Ma'am, dili na gyud na mo kaya among mga anak. Amo na lang i-deposit sa inyo ha. Mabuhat good mi nga. Mamusa dai mi dili man mibili na nanong bata. If dili gali, mo na bitaw it starts within the home bitaw. Diha gyud ka dako role sa family magsugod sa atong mga minors or even sa atong mga youth. Kaya daghan jud kay tag problema sa mga youth karon. Samot na kanang paguyab-uyab, dayon na ay mahitabo. Samot na minor ang babae, dayon ang lalaki kay huwag pagtungtong 18, may bawaan sa ginikanan, mo file na dayon o grade. Mga ina nang cases, mamo na, ina-encourage mo na mo na ka nang ato ma-aware ba ang mga ginikanan kay musugod mo ko na sa family, musugod sa panimalay. At least, ma-instill na nila sa ilang mga anak ang values, ang importance, bitaw na. So, munang, dako kay ang role ang barangay in prevention and awareness. I-encourage mo na mo during na amoy activities din, hey, kami willing kayo may mo one, hey, if na mo i-invite ko ninyo, i-address ninyo ni Mayor through our office or even sa PNP, willing po kayo ng PNP, one, hey, to advocate or to conduct awareness or to spread awareness ano ang mga cause. So, depende na po ninyo sa barangay na po sa health, willing po ng City Health na mo anig barangay to conduct advocacy or lectures or to spread awareness. So, mga activities kay usually mag-lisod yun na ito itapok ang itong mga constituent mo wala ayuda unless kung natay panghatag, di ba? So unang, in cases na namin mga kalukan, I do hope nga kuhol, ma-insert ninyo partly sa program nga na ay advocacy or any professional nga maka-educate para at least kapalug yun ang itong community ba nga mo din ilang mga katungod mao ni ilang pagabuhaton mo na ang angay buhaton. So mauna ang dako kayo role ang barangay even in cases of abuse sa pag mold sa atong mga youth or even sa family. So diha makita nga mga primary role gid sa barangay, makita gid barangay ang main actor sa ato ang mga constituents kay in a city level di na magid maatuta na mabitaw na lang ang mga barangay officials na kamo magiwas na kaila sa inyong mga sakop, di ba? So maura to, din ako tas on, may buntag kanyang tanong. Daghang salamat. So later po di ay, ma'am and sir, mag-discuss po ang PNP about sa katong VAUSI cases. Eh, VAUSI, salient features lang sa 9262, which is the anti-VAUSI law, sa 8353 sa anti-rape law, sa 7610, katong sa child abuse nga law. So maura to, daghang salamat. Mayong buntag, Barangay Kapukausi. Okay, sa ato ang mga tinahod nga barangay officials, si Kapitan Benjamin Pakaldo sa Kapukausi, sa ato ang barangay captain sa Kapukaupi, Adamson Arobo, nga representat gi-represent sa iyang barangay Kagawad, nga iyahapong kinakusgang anak, no? O sa ato ang mga iski, barangay Kagawad, mga maabtik nga mga lumilihok nga opisyali sa barangay, sa mga women president, sa mga child development workers o gitawag na itong daycare workers sa una, mga BHW, BNS, sa tanan-tanan na adre, maayong buntag. So, si Mama Rebecca Aminio, wala siya karon, no? Kay ang tanang mga department heads na ito sa LGU, tuwa karon sa SM Law. Kay ga soft opening, no? Murag na ako dito si Mayor o si Vice Mayor. So kay puhon mag-abri naman atong SM Law good muna atay mga pasyente dito. So muna wala si Mama Rebecca as sila dito. Si Ma'am Apple pod nga mao'y focal person nato sa women. No, wala pod karon kay na emergency. Tuwa siya sa Buanga naman na siya giatinan dito. Muna kami ni Ma'am Jasanel Kamparong ug ako isip God kung ano gapil-apil man nga lalaki man women man eh. So natay gitawag nga God, gender and development. So kabaluman mo tingali anak mga barangay na natay gitawag nga God. Kanang God, dira po na mugna ng God tungod aning women. Kay nagat tayo gitawag nga gender-based
violence, no? So kanang gender-based violence, kasagaran makuha na siya or mo kuha na siya kanang mo top place dira sa basically sa panimalay, no? One TV special report.